Sinuway ng mga tao ang Diyos kaya't hinayaan niyang mahuli sila ng kanilang mga kalaban. Sinira nila ang Jerusalem at dinala ang maraming Hudyo sa Babilonya. Isa si Daniel sa mga Hudyo na napunta sa Babilonya. Naniniwala at nagdadasal siya sa Diyos 3 beses sa isang araw. Pinagpala ng Diyos si Daniel at naging isang kilalang pinuno sa bansang yon. May mga pinuno ang nainggit kay Daniel. Kaya gumawa sila ng bagong batas. Kay Haring Dario lamang dapat magdasal ang mga tao. Itatapon sa kulungan ng leon ang sinumang hindi susunod. Pumayag si Dario. Hinuli si Daniel dahil patuloy siyang nagdasal sa Diyos. Nalungkot si Dario dahil natutuwa siya kay Daniel. Napansin niyang nililang siya ng mga tao, pero hindi niya pwedeng baguhin ang batas. Itinapon si Daniel sa mga leon. Umungol ang mga leon at lumapit kay Daniel. At dumating ang isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos. Isinara ng anghel ang bibig ng mga leon. Nandoon buong gabi si Daniel, pero walang masamang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Dario para tingnan kung buhay pa si Daniel. Nagpadala ng anghel ang Diyos upang iligtas ako. Sabi ni Daniel, natuwa ang hari. Inilabas si Daniel ng kulungan. Pagkatapos, ipinatapo ni Haring Dario ang mga kalaban ni Daniel sa kulungan. Kinain sila ng mga leon. Sinabihan ni Haring Dario na sambahin ng lahat ang Diyos ni Daniel.